Ano ang saliwikain? Philippine Proverbs sa English. Ang mga kasabihang Pinoy na ginagamit ng mga Pilipino batay sa katutubong kalinangan, karunungan at pilosopiya, karamihan sa mga saliwikain nating mga Pilipino ay pamana ng mga sinaunang henerasyon. Ang mga kasabihang ito ay naglalaman ng mga karunungang natutunan mula sa mga karanasan at naglalayong magbigay ng patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga saliwikain ay nagsisilbing aral na sa pamumuhay. Ito ay nasasalamin sa ugaling Pilipino at nagbibigay payo, suporta at mga paalala sa mga kabataan at sa lahat ng Pilipino, maging sa lahat ng mga tao sa mundo. Halimbawa nito ang kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan, na ang ibig sabihin dapat tayo maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay o marunong tumanaw ng utang na loob. Panoorin natin ang mga video na ito nang malaman natin kung maalam pa ba ang mga Pinoy sa saliwikain. Tara, panoorin natin. Tayo na pwede natin tanungin, no? Regarding sa saliwikain. Ayan, di tayo sa kantin. Ayan, pagtapos kumain nila si nila kuya, tatanungin natin sila. Sir, pagkatapos mo kumain, pwede ba itong store ba yun, sir? Para saan yun, sir? May tatanong lang ako. Mga ilang tanong lang, sir. Ano po yun? Regarding dun sa social experiment, saan na nagagawin ko, sir? Ano lang, sir? May tatanong lang ako mga ilang piraso sa saliwikain. Baka familiar ka doon, sir. Medyo, sir. Sige. Sir, pagkatapos mo kumain, tanungin lang kita, ha? Tapos na ako, sir. Sige, sir. Sandali lang, sir. Ayusin lang natin. Okay, sir. Game na tayo, ano? Sige, sir. Okay. Sir, meron ako dito limang halimbawa na saliwikain. Taray lang natin, sir, kung masasagutan mo at ilan ang magiging tama mo na, sir. Yan. Unang tanong, sir. Butas ang blusa. Pera, sir. Okay. Pagka sinabi, sir, nagbibilang ng poste. Tambay o walang trabaho. Dapat, teka. Pangatlong tanong, sir. Ano, sir? Mahina ang loob. Mahina ang loob? Ako sa basag po. No strap, duwag? Okay. Pangatlo na yun, sir. Pangatlo. Okay. Sir, pangapat, mababaw ang luha. Alam ko yan. Iyakin, sir. Batay ka. Panguli, sir. Alog na ang baba. Matanda na, sir. Sir, ilang taong, anong year ka pinanganak? 1986. So, 80s baby si sir, pero at least sa limang tinanong natin sa kanya, lima yung nagsagot niya. Hindi ko alam saan niya na ako yung sagot, pero sir, thank you, ang galing. 5 out of 5. Thank you, thank you. Tama, sir, tama. Tama. Okay. Thank you. Sir, pa-shout out po. Sige po. Pa-shout out po sana yung Mitsuko sequence. Nang din sa lang na to. Wala na ba, sir? Iba? Kakilala, kaibigan? Si, ano, sir? Si Vice Philip Nagit, no, from Binayon, sir. Ayun, sir. Vice Mayor Nagit, shout out po. Thank you. Running for mayor na, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Noong taong 1980 ay nalathala ang isang manipis na babasahin na kinapapalooban ng mga saliwikain at kasabihang Tagalog. Ang lathala ay pinamagatang koleksyon de refranes Frances y Modismo Tagalog na isinalin at ipiniliwanag sa Kastila ni Pri Gregorio Martin at Mariano Cuadrado at isiniayos ni P. Miguel Lucio Bustamante. Ito'y naglalaman ng 876 na kasabihan at saliwikain at iniayos ng paabakada batay sa mahalagang salita ng saliwikain. Interview tayo ngayon. Ito ay sa San Agustin, Ramar Street. Hanap tayo ng... Ayun. Yan. Puntahan natin yan. Yan. Hi, ma'am. Hello po. Sa inyo yata itong motor na to, ma'am. Hindi po. Ah, okay. Ma'am, pwede ba magtanong? Yes po. Anong pangalan niyo, ma'am? Sherry.
Ba't po ang ganda-ganda niya, ma'am? Ba't po ang ganda-ganda niya, ma'am? Maganda na po talaga. Ma'am, dahil ganito, meron kasi akong ginagawang social experiment. Gumagawa kasi ako ng content ko sa YouTube regarding po sa Saliwi Kain. Ma'am, anong year kayo ipinanganak? 90s? So, 90s baby kayo, ano? So, ma'am, siguro naman familiar kayo sa Saliwi Kain. Halimbawa, ma'am, magbigay ka ng halimbawa ng Saliwi Kain. Halimbawa, kapag may kiyang kumot, yung mga parang ganun, di ba, ma'am? Saka yung butas ang bulsa. Yun! Ma'am, total, nasabi mo na rin yung butas ang bulsa. May tatanong lang ako. Ano ba, ibibigay kita ng limang Saliwi Kain? Tingnan natin kung makakailang kang tama, no? Okay lang, ma'am, try natin. Yes po. Eto, ma'am, hindi naman layo ni napahiyain namin kayo. Ano lang, social experiment lang, no? Habang hinihintay mo, kung sino man yung hinihintay mo dyan, no? Okay. Ma'am, halimbawa, yung sinabi mo kanina, yung butas ang bulsa. Walang pera. Ah, okay. Eh yung na ano, makapal ang mga palad. Makapal ang palad, swerte. Okay. Tapos ma'am, yung mababaw ang luha. Yes. Okay. Yung mahina ang loob. Nasitang So pang-apat na yan ma'am, mahina ang loob. Sige, pass. Tapos, panguli, bukas na aklat. Bukas na aklat. Okay. So, ma'am, ano, bali nakalima na tayo. Yung sa butas ang bulsa, tama ka, walang pera. Tapos, yung isa tinanong ko sa'yo, ma'am, ano kasi yun? Mahina ang loob. Ano kasi sinagot mo, ma'am? Iyakin. Iyakin. Tapos, yung bukas, makapalampalad. Tama, pangatlo yan, ano? So far, ma'am, sa sinagot mo, dalawa lang tama out of 5. Pero at least, ma'am, may tama pa rin, no? Ma'am, thank you. So, ganito na lang, ma'am. Pag na lang kita o send ko na lang sa'yo, panoorin mo na lang. At least, ma'am, salamat sa oras na binigay mo sa amin. Sana magkita tayo ulit. Thank you ulit, ma'am. Ingat. Thank you. Malayo na ang ating narating, mahaba pa ang ating lalakbayin. Kamusta na kaya ang ating Saliwi Kain? Maaalala pa ba ng bagong henerasyon? O makakalimutan na lang ang kahapon? Sana wag naman. Sana maalala pa rin ng bagong henerasyon ang kanilang pinagmulan, ang katutubong atin na siyang gumagabay sa atin, mga Pilipino. Bilang maging mabuting mamamayan, magkaroon ng mabuting pag-uugali. Sana hindi pa uli ang lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Dudut ng Motovlog.adventure.